praise God. Tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Thank you, Lord. At habang lahat tayo nakatayo, taas natin yung ating dalawang kamay patungo ng langit. Amen. I-focus natin ang ating buong buhay, ang ating buong isip, ang lahat-lahat sa ating Diyos na buhay. At hindi tayo mabibigo. The Bible says, if we will seek first His kingdom and His righteousness, all our needs will be given to us as well. Come on, bow our hands and close our eyes. Lift our both hands to the Lord. Pati lahat ng mga nakikinig at nanonood, at tunay nga po, Ama, ikaw po ang dahilan kaya kami narito. You are the reason, Lord, why we are here. And we know and we believe, Father God, you brought us here for a divine purpose. Father, open our eyes, our minds, Father God. Reveal yourself unto us, Lord. Reveal your will unto us, Lord. Hallelujah. That we may know thine will, and that we may fulfill thine specific will, Lord, upon our lives. Lord, kayo pa lamang nais ka na naming pasalamatan sa kaligtasan, sa kagalingan at himala, sapagkat tunay nga po, Ama, sa bawat pagkasakripisyo namin para sa iyong dakilang pangalan, lagi ka pong minakahandang sorpresa para sa amin. Sa Father God, ngayon pa lamang, we just want to thank you and we just bring back to you all the glory in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the Living God. And everybody says, Amen. Palakpakan natin sa Lord ng malakas. Hallelujah! Tayong lahat ay makakaupo na at napakaganda ng mensahe ng Diyos sa oras na ito. Sobrang ganda ho talaga nito. At makikita ho natin sa aklat ng second or verse Samuel chapter 25. Makikita ho natin, glory to God, in the book of 1 Samuel chapter 25. Makikita ho natin ang napakagandang mensahe ng Lord sa verse 28. First Samuel 25:28. Chapter 25 and verse 28. The Lord will surely reward those who obey Him and do His will. Yan yung pamagat. Pero yung 1 Samuel 25:28, basahin muna natin bago muna yung pamagat. Okay, sige, basahin natin yung pamagat. The Lord will surely reward those who obey Him and do His will. The Lord will surely reward those who obey Him and do His will. Siguradong ang Panginoon ay gagantimpalaan ang mga sumusunod at gumaganap sa Kanyang kalooban. At basahin natin yung 1 Samuel 25:28 na siya nating text para sa mga naglilista. Yan. Please forgive your servants. Ang nagsalita po dyan ay si Abigail. Please forgive your servants' offense. At siya po ay nag-intercede, nag-mediate sa kanyang asawang si Nabal. For the Lord will certainly make a lasting dynasty for my master. Ang tinutukoy niya dyan, master, ay si David. The word master at small letter L na Lord ang ibig sabihin, sir, paggalang. Pakisabi natin, sir, or paggalang. Pag master, small letter M, tao yan. Pag Lord, small letter L, tao yan. It means, rumirespeto, gumagalang. Pag babae, ma'am, pwedeng master. Pag lalaki, pwedeng Lord, small letter L, pwede rin sir. Please forgive your servant's offense, for the Lord will certainly make a lasting dynasty for my master, which is David, because he fights the Lord's battles. Let no wrongdoing be found in you as long as you live. Balikan natin yung ating pamagat para labos nating maunawaan para sa mga naglilista at sa mga humahawak ng cell groups, Bible study, discipleship group, small group, lahat ng mga mangangaral natin around the world. Ito, kasadong-kasado na ito. Pag-aaralan na lang ng malalim, kumpletong-kumpleto na ito. The Lord will surely reward those who obey Him and do His will. Ang Panginoon ay tiyak na pagpapalain niya at gagantimpalaan niya ang lahat ng mga sumusunod sa Kanya at gumagawa sa Kanyang kalooban. Amen. At
Ano po ang istorya, mga minamahal? Para sa inyong kaalaman, ito po ay history, ano po, para lubos niyong maunawaan. Sino ba si David na naging hari? No? Siya po ay masasabi nating successor ni Joshua. Sino ba si Joshua? Successor ni Moses. At ano ang mandate? Why the Lord raised up David, no? And became king over the house of Israel. Makikita natin in the book of Psalm 78, verse 70 hanggang 72. From tending the sheep, he brought him to be the shepherd of his people, Jacob of Israel, his inheritance. And from tending the sheep, he brought him to be the shepherd of his people, Jacob of Israel, his inheritance. And David shepherded them with integrity of heart, with skillful hands, he led them. Okay. Para maunawaan natin yung history, dito ang tingin sa magandang lalaki sa harapan para maunawaan natin yung Biblia. Okay? Yan. Si David ay successor ni Joshua. Si Joshua ay successor ni Moses. At si David ay isa lamang ordinaryong pastol. Pastol ng tupa ng kanyang ama. Nakikinig ba ba tayo? Sino nakikinig? Taas ang kamay. Sino yung masayang nakikinig? Ngumiti. Yan. Sino yung masayang-masayang pumalakpak? Yan. Okay. So, mga minamahal, mula sa magiging ordinary shepherd ng kanyang ama, literal shepherd of the flocks of his father, talagang tupa talaga. Kinuha ng Lord si David, ginawa niyang hari ng Israel. But before that, siya muna ay naging armor bearer ni King Saul. Tagadala ng mga sandata ni King Saul. And he became the commander-in-chief of King Saul. At si King Saul pumapatay lamang ng libo-libo. Samantalang si King David pumapatay ng laksa-laksa or ten of thousands. Nakikinig pa ho ba tayo? Laksa-laksa, ang lalim nun. Misa kahit Pilipino na tayo, yung malalim na Tagalog eh, hindi natin lubos na maintindihan. At mga minamahal, dahil sa kasikatan ni King David, no? No? Pwede mo bang i-plus yun? Yung mga pagkakaayos na iyon? Inayos ko ng lahat yan para hindi na silang mahihirapan eh. Yan. God raised David born from his heart to become king. God raised David born from his heart to become king, to shepherd Israel with integrity and skillful hands. Yan. Nakikinig pa ho ba tayo? David with his 600 men that joined him while running away from Saul. No. Saul wants to take his life because of jealousy, because David became more popular than Saul, and Saul is afraid that his kingdom will go to David. Yan. Ipaliwanag ko. Nakikinig pa ho ba tayo? Nagiging popular na ito pong si ano, nagiging popular na itong si ano, si David. Hindi pa siya king, ha? He becoming popular and popular. Why? He was killing laksa-laksa, the top 10,000s of enemies, while his King Saul was only killing about thousands of enemies. Nakikinig pa ho ba tayo? So nagiging popular siya. Nagiging popular siya. No? Ay, ang nangyari ngayon, naiinggit na si King Saul sa kanya. No? At sa sobrang inggit, sa sobrang selos na ni King Saul sa kanya, sabi niya, masyado ka ng sikat. Isang araw, ang kaharian ko ay mawawala na sa akin. Imbis na ina, ito ay mapunta sa aking anak, mapupunta na sa iyo. Kaya, maraming beses, no, Saul wants to take David's life. Maraming beses itong sinisiba kasi wala namang baril noong unang panahon eh. Wala namang baril, wala namang usi, wala namang tanki noong unang panahon. Ang mga sandata noon ay mga siba, mga palaraw, mga espada, mga ganoon. Sinisiba niya si David, nakakailag lang si David. At dahil nakikita ni David na masyado nang nanganganib ang kanyang buhay, he ran away, no, to save his life. At sa kanyang pagtakbo at pagtago kung saan saan nagpupunta, no, merong 200 na sumama sa kanya. At ang 200 na ito ay dumami pa, another 200 joined him. Another 200 joined him. So ilan na? 200 plus 200, ilan na?
400. And another 200 again joined him. So ilan na? 600. Itong 600 na ito, listen very carefully. Hindi ito mga armies. They were not warriors. But since David was a warrior, the anointing of the Lord was upon David, nagkaroon ng impartition. Yung anointing king David, hindi pa siya king ng mga panahong yun, pumasok sa 600 na ito. At tinrain ito ni King David. Naunawaan din niya ako ni David. Ayan. Kaya anong lesson? Pag sobrang naingkit mo, pag sobrang selos mo, pwede ka nang pumatay. Yes. Pag sobrang naingkit mo, pag sobrang selos mo, pwede ka nang pumatay. Ang magselos ka is natural. Natural yan eh. Si tao ka. Pero pag hindi mo na-surprise, hindi mo na-control ang selos mo, you know, papatay ka na. Nakikinig pa ho ba tayo? Papatay ka talaga. No, kaya, yung pagiging selos, pagiging selosa ay medyo ibalan sa atin. Nakuha po ba natin? So, yung pong istorya. Ano po? At ituloy natin yung pagbasa, mga minamahal. Ituloy natin ang pagbasa. Makikita natin ang sabi ganoon sa unang Samuel 25:1-8. Yan, sa number 1. Yan. Ano yung number 1 natin? Ipos nga natin yung number 1 natin. Yan. Sana yung number 1 lang, mamaya na yung number 2. Yung number 1 lang muna sana natin na ipos natin, mamaya na yung number 2. Yan. Exciting eh. David and his men did good things to Nabal's men and his flocks. David and his men did good things to Nabal's men and his flocks. Nakikinig po ba tayo? Yan, para sa mga gumagawa ng outline at naglinis na ng maayos. Si David at ang kanyang mga tauhan ay gumawa ng mabuting bagay kinabal sa mga tao nito at sa mga tupa ni Nabal. Sino si Nabal? Sino ho si Nabal? Asawa ni Abigail. Sino si Abigail? Asawa ni Nabal. Kaliwanag mo ba yun? Ngayon, si Nabal was a Calibite. No? Siya ay nagmula sa lahi ni Caleb. At napakayaman niya. No? Napakayaman niya. All in all, meron siyang 4,000 goats and sheep. All in all, napakayaman niya. Itong mga tao ni David, tsaka si David, hindi sila ginagalaw, hindi sila pinakikialaman. No? At bago sila'y tinulungan pa at binantayan pa. So basahin natin in the book of 1 Samuel 25:1-8 para lubos nating maunawaan. 1 Samuel 25:1-8. Now Samuel died, and all Israel assembled and mourned for him, and they buried him at his home in Ramah. Then David moved down into the desert of Maon. A certain man in Maon who had property there at Carmel was very wealthy. Pakisabi, very wealthy. He had 1,000 goats and 3,000 sheep, which he was shearing in Carmel. Dali natin ang pagbasa. His name was Nabal, and his wife's name was Abigail. She was an intelligent and beautiful woman, but her husband, a Calibite, was surly and mean in his dealings. You know, isipin mo si Abigail, napakatalino, napakagandang babae. Pero asawa niya hindi ayos. Magandang babae siya, matalino siya, pero hindi siya matalino sa pagpili ng napangasawa. Ayun. E tama ba? Siya po kayo seryoso. Inuulit ko, napakatalino ni Abigail at napakaganda. Pero nagkamali siya sa pagpili ng napangasawa. At ang napangasawa niya ay hindi ko okay, ang ibig sabihin ng Nabal, mangmang. Yan ang ibig sabihin nun, the fool. No? While David was in the desert, they heard that Nabal was shearing sheep. Tuloy natin. So he sent 10 young men and said to them, go up to Nabal at Carmel and greet him in my name. Say to him, long life to you,
good health to you and your household, and good health to all that is yours. Dali natin ang pagbasa. Now I hear that it is sheep shearing time. When your shepherds were with us, we did not mistreat them, and the whole time they were at Carmel, nothing of theirs was missing. Yan, yung kinikwento ko kanina. No? Kinikwento ko kanina yan na naging mabuting tao si David, pati yung mga tauhan niya, sa mga tauhan ni Nabal, pati sa mga plas ni Nabal. Ask your own servants and they will tell you. Therefore, be favorable toward my young men. Since we come at a feasted time, please give your servants and your son David whatever you can find for them. Yan. Nakuha natin. So, makikita natin, si David at ang kanyang mga tauhan ay naging mabuting tao, kinabal sa mga tauhan nito at sa plas nito. Naunawaan po natin. Okay, so number two. Ayan natin yung number two. Yan. When sheep shearing time came, David asked a little favor to Nabal. But Nabal responded negatively. Nakikinig pa ba tayo? So maayos na dito ang tingin sa magandang lalaki sa harapan. Huwag niyong bibitawan ang tingin kasi habang tinititigan niyo, lalong gumagawa po talaga. Alam mo, sa kabila ng mabubuting bagay na ginawa ni David at ang kanyang tauhan, ginabal sa mga tao nito, sa mga plas nito, at humihingi lang naman ng little favor, sabi, meron kami konting kasiyahan ngayon. Pwede bang makiamod since it's shearing time for the sheep naman eh. Pwede naman makaabot man lang kahit konti. Bigyan mo naman kami at mga tauhan ko, total naman eh. Kung ating ipaparaphrase, nakinabang din naman kayo sa amin eh. No? Kami rin naman ay naging bantay ninyo day and night. Naunawaan ninyo ako? Yung nakakaunawa nga po ay pumalakpak ng malakas. At ano pong nangyari? No, anong sagot ni Nabal? Tingnan natin. Sa 1 Samuel 25, 7-11, tingnan natin ang sagot ni... Now I hear that it's sheep shearing time. When your shepherds were with us, we did not mistreat them. And the whole time they were at Carmel, nothing of theirs was missing. Ask your own servants, and they will tell you, therefore be favorable toward my young men. Since we come at a festive time, please give your servants and your son David whatever you can find for them. Hindi nag-demand si King David, si David. Masasabi niya, kung ano yung tingin mo na pwedeng ibigay sa amin, okay na yun. Nagkikinig pa mo ba tayo? Ayos na yun. Tuloy natin ang magbasa. Yan. When David's men arrived, they gave Nabal this message in David's name. Then they waited. Naghintay sila. Nakikinig pa utak ba tayo? Hindi sila ng wersa. Nabal answered David's servants, "Who is this David? Who is this son of Jesse? Many servants are breaking away from their masters these days." Tuloy natin ang pagbasa. "Why should I take my bread and water and the meat I have slaughtered for my shearers and give it to men coming from who knows where?" Kapasa ba? Meron bang versikulo? Okay na. Yan. Nakikinig pa mo ba tayo? Ano ang response ni Nabal? Sabi niya, sinong David ba ito? Na anak ni Jesse? Na maraming ganyan eh. Na tumataka sa kanilang mga amo. No? So, ang anong nangyari? He despised and belittled David. Minaliit pa niya. Nakikinig pa mo ba tayo? Eh, alam mo, listen very carefully. Sa isang taong mandirigwa, mahirap na sinasabi mo yan. Sapagat ang mga taong mandirigma, kumakasa talaga yan. Kaya ho, maaaring tanongin ninyo, bakit si Solomon ang pinagtayo ng temple, hindi si David? Because David was a warrior, while Solomon was an administrator. Nakikinig po ba tayo? Palakpak tayo ng malakas. So, makikita po natin mga minamahal na sa kabila ng mabuting ginawa ni King David at ng kanyang tauhan, kinabal, at sa mga tauhan ni Nabal at sa plas ni Nabal, ito pa ang ginanti. No? Ito pa yung ginanti. So, anong ginawa ni David? Yan.
Tingnan natin sa number 3. Tingnan natin sa number 3. Anong sabi sa number 3? Tingnan natin. David wants to kill Nabal and all his men. Gustong patayin ni David sino? Si Nabal at ang lahat ng lalaking tauhan ni Nabal. Gustong patayin ni David si Nabal at ang lahat ng lalaki sa tauhan ni Nabal. Basahin natin ang 1 Samuel 25:12-13. Basahin natin para lubusan nating maunawaan. David's men turned around and went back. When they arrived, they reported every word. David said to his men, "Put on your swords." So they put on their swords, and David put on his. About 400 men went out with David, while 200 stayed with the supplies. No. Ano nangyari? Sinama ni David 400 mandirigma niya. 200 ang natira tagapagbantay ng mga pag-aari nila. Nakuha po ba natin? Yan. Kuha po natin. Satuloy natin po ang pagbasa. David had just said, "It's been useless. All my watching over this fellow's property in the desert so that nothing of his was missing. He has paid me back evil for good." Tingnan ninyo ha. Meron tayong matututunan ng lesson dito eh. Lahat ng ginawa mong kabutihan sa taong ito, walang kabuluhan. Hello? May tao pa ba? May tao? Isa na kinakinig pa ba tayo? So ngayon, tingin po kayo sa akin. Di ba minsan nararanasan po natin may ginagawa tayong mabuti kanino mang tao? Pero ang ginagawa natin kabutihan sa kanino mang tao, parang hindi nila napapansin. Tama? Tama? Ano sa mga sunod? Tama? At kumbaga minsan, hindi nila ito ginagantimpalaan. Tama? Ano tao rito? At kumbaga minsan, pangit pa ginaganti nila sa atin. Tama? Tama mali? Tama. Kaya nga masarap magbasa ng Biblia eh. Kasi marami kang matututunan dito eh. Sabi ni Haring David, walang kabuluhan ang ginawa ko sa taong ito. Yung ginawa namin sa taong ito, yung ginawa namin sa kanyang plas, sa kanyang mga tauhan, na wala ng kabuluhan. Doon sa loob-loob niya, walang kabuluhan. Ano ang sabi niya? Ito, "May God deal with David, be it ever so severely. If by morning, I live alive one male of all who belong to him." Grabe. Pag ang mandirigma ang hinahuman mo, hindi ka niya aatrasan. Kaya dito po, tingin po ang lahat dito sa harapan. Kung tayo po'y nagmamatapang at tayo po'y naghahamon, ingat-ingat tayo. Baka yung hahamonin natin kakasal. Lalo na kung hindi naman tayo naglubusang lalaban, baka yung kakasal, yung hahamon natin kakasaya. Kasi maraming tao ganyan eh. Ako yung pinagmulan kong lugar eh, pag yun ay hinamon mo, kakasahan ka talaga nun. Patay kong patay talaga yung mga yun. Kaya sa totoo lang ngayon, marami nang patay sa kanila. Kasi yung lugar na pinanggalingan ko ay pangatlo sa Tondo yun eh. At yung isa pang lugar na pinanggalingan ko ay pangalawa sa Tondo. Totoo po yun, true story po yun. Ako po ay nagmula sa isang lugar na pangalawa sa Tondo at pangatlo sa Tondo. Yun ang mga lugar na pinanggalingan ko. Naunawaan po natin. Amen po ba? Amen. Palapakan natin ng malakas si Lord. Kaya ito si David. Sabi niya, walang kabuluhan yung mga ginawa namin na. Mabuti sana kung hindi nilang kami binigyan eh. Sabi, nagsalita pa ng hindi maganda. Mabuti na lang sana hindi na kami binigyan eh. Hindi, nagsalita pa ng hindi maganda. Nakikinig pa ho ba tayo? Kaya anong ginawa ni David? Hindi siya nag-utos ng tao. Ang mga mandirigma hindi nag-utos ng tao yan. Sila ang nangunguna. Kinasa niya ang kanyang 400 sundalo. Nag-train niya. No? At nung oras na iyon,
pasugod na sila. At ang sabi niya, papatayin ko si Nabal. Bukas ng umaga, patay na si Nabal. Lahat ng lalaki sa natauhan ni Nabal, patay lahat. Kaya anong masasabi natin sa letter A? Anong sabi sa letter A ng number 3? Anong sabi ganoon? Yan. Yan. Kapag ang galit ay hindi mo na suppress at hindi mo na control, tingin kayo sa akin, kapag ang galit ay hindi mo na suppress at hindi mo na control, makakapatay ka ng tao. Yes. Kapag ang galit ay hindi mo na control, pwede kang makapatay ng tao. At kung magkaminsan, pati mga inosente ay nadadamay. Sino ang nagkasala kay David? Si Nabal. Sino ang papatay ni David? Si Nabal at mga lalaki sa sambahayan o mga tauhan ni Nabal. Eh, nadamay mga inosente. Kaya ang gera, bunga yan ng galit eh. At maraming nadadamay. Diba? Pag nag-aaway yung mag-asawa, pati mga anak, nadadamay. Kaya dapat, ano, no war, only peace. Itao pa ho ba? So, palakpakan natin ang Lord saglit. If we will not control or suppress our anger, then pwedeng tayo ay pumatay. At hindi lang tayo makakapatay, maaaring pati yung mga inosenteng tao ay mapatay natin. Number 4. Sa number 4 na tayo. Number 4. Number 4 na share. Wow. Sige. Okay lang po. Okay, magtatampo sa akin ha. Makihinig ko kayo ng brownies mamaya. When Abigail, the wife of Nabal, knew what happened, no, she wasted no time to spare David from making bad move. Okay, may mga English ko? Okay, may mga English ko? Yan natutunan ko kasi nag-aaral ako eh. Yan. Sino si Abigail? Asawa ni Nabal. Sino si Nabal? Asawa ni Abigail. Nang nalaman ni Abigail, kasi si Abigail, hindi niya nakita eh. Yung emisari ni ano eh, yung sinugo ni David eh, hindi niya nakita. No? Kaya nung nalaman ni Abigail, hindi na siya nagkasaya ng panahon. Basahin natin sa 1 Samuel 25:14. Ang haba niya, pero isa-isahin lang natin. Verse 14. Para lubusan natin maunawaan. Verse 14. 1 Samuel 25:14. Tingnan natin. Ayan. Ayan. Ayan na. Ayan na. 14. 14, sir. 14. 14. 14. 1-4. 1-4. 1-7 yan eh. 1-4. Oh my God. Yan. One of the servants told Nabal's wife Abigail. Sino si Abigail? Asawa ni Nabal. Si Abigail ba yung maganda? Opo, matalino. Kaya lang nagkamali ng pagpili ng mapapangasawa. Kaya kung magkaminsan, kahit matalino at maganda, pag puso lang ang gagamitin mo, pwede kang magkamali. Amen. Kaya ang gamitin mo, pagpipili ka ng mga pamangasawa, mata ang gamitin mo, tingnan mo ang bulsa kung makapan.
One of the servants of David's wife Abigail, David sent messengers of the desert to give our master his greetings, but he hurled insults at them. Yun. Hindi na nga binigyan ng konting hinihingi na David, nag-insulto pa. Yet these men were very good to us. Napakabuti nila sa atin. They did not mistreat us, and the whole time we were out in the fields near them, nothing was missing. Tignan natin ang pagbasa. Night and day, they were a wall around us all the time we were herding our sheep near them. Now, think it over and see what you can do, because disaster is hanging over our master and his whole household. He is such a wicked man that no one can talk to him. Sipin mo, no? Kagandang babae, katalino, nakapag-asawa ng ganyan. Ay, nako. So, palagay niyo, anong pagkakamali ni Abigail? Bakit siya nakapag-asawa ng ganyan? At tingin ninyo, no? Hindi ko rin alam eh. So, tuloy natin ang pagbasa. Tuloy natin ang pagbasa. Abigail lost no time. She took 200 loaves of bread, 2 skins of wine, 5 drashim, 5 zes of roasted grain, 100 cakes of raisins, and 200 cakes of pressed figs, and loaded them on donkeys. Then she told her servants, "Go on ahead, I'll follow you." But she did not tell her husband Nabal. Yun. Minsan, alam mo, hindi naman lahat ng mabuting bagay ipapaalam mo sa asawa mo eh. Hindi naman lahat dapat may pagpaalam eh. Lalo na kung yung asawa mo ay kontraktor. Ano yung sabihin ng kontraktor? Kontra ng kontra. Kontraktor. Ayun. Pag ang asawa mo ay kontra ng kontra, wala. Nakikinig po ba tayo? Palakpakan natin si Lord sa Diyo. Yan. So yun eh. Naunawaan po natin. Alam mo, totoo eh, no? Na dapat mahal natin yung ating mga asawa, dapat mahal natin yung ating mga mahal sa buhay, dapat...